prepared to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry, so help you God. Sir? Yes po. Thank you. Sir, the oath has been administered. Thank you. Okay. Salamat, Comsec. At you may all take your seats now. Now we will proceed with the committee hearing proper. Comsec, have we distributed copies of the affidavit of Mr. Espinosa sa ating mga members? Still being reproduced, sir. Okay, so since we're still waiting for the copies to be distributed, Mr. Espinosa, ikaw ba ay may kasamang abogado? Yes po, Your Honor. May I know who are the counsel of Mr. Kerwin Espinosa? Can you please enter your appearance before the committee? Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, Your Honors. Counsel for Roland Kerwin Espinosa, I am Attorney Mark Anthony Te. Respectfully appearing, Your Honor. Okay, thank you. Good afternoon, Mr. Chair and Honorable Committee. Attorney Raymond P. Palad appearing as counsel for Roland Espinosa. Good morning po. Thank you, Attorney. So, okay, so let us proceed. Siguro, pwede bang umpisahan mo, Mr. Espinosa, kung ano ba ang yung pakay? Ano ba yung motibo kung bakit nandirito ka? At ikaw ay nagbigay ng sinumpaang salaysay sa committee ito. Ako po ay humihingi, Mr. Chair, sa opening statement ko na ginawa ko kagabi. Meron ka bang opening statement? Mahaba ba yan o maiksi? Maiksi lang to, Mr. Chair. Okay, sige. Please proceed. We will allow you to read your opening statement at pagkatapos po niyan, tayo po ay magtatanong. Please proceed. Salamat po. Honorable Chairperson, honorable members of the Quadcom, magandang araw po. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa kagalang-galang na Quadcom sa inyong imbitasyon sa akin. Nagagalak ako na mabigyan ninyo ako ng pagkakataon na makatulong sa inyong mga layunin. Kagaya ninyo po, gusto ko rin mabigyan ng kasagutan at hustisya ang mga nangyaring extrajudicial killing or EJK na nangyari noong nakaraang administrasyon. At kagaya ng marami, naging resource person ako. Ang aking ama at ang aking buong pamilya ay naging biktima ng EJK. Masakit po para sa akin, sa aminin na kabulastugan po ng aking kumalas na napakaraming inosenteng buhay. Ang ama ko po ay mabuting magsilbi sa aming mahal na lungsod ng Albuera. Ngunit ang kanyang mga magandang layunin ay hindi nagkaroon at kasatuparan dahil pinatay po siya. Kami sa pamilya namin at ang buong pamilya ng Albuera ay humingi ng hustisya sa nangyari sa kanyang pagkamatay. Naging biktima siya sa EJK. Sana po sa pagpunta ko dito ay makatulong po ako na matuldukan na ang isyong EJK at mapanagot ang mga dapat managot. Matagal na po ang panahon na aming hinihintay at alam ko ang aking ama saan man siya ngayon. At sumasalangit po siya, naghihintay din ng katarungan at humihingi din po ng tulong niyo. Salamat po ulit sa pagkakataong nakadalo
sa pagtitipon na ito naway makakamit namin at atin lahat ang katarungan at katotohanan sa napakasamang extrajudicial killings na nangyari sa ating bansa sa nakaraang administrasyon. Magandang araw po. Maraming salamat. Okay. Are you going to read your yung sinumpang salaysay? Hindi na po. Sasabihin ko na lang po. So we have heard the opening remarks of Kerwin Espinosa. So we'll be starting the questions. No? So who will be the Chairman, Mr. Chair? Dan? Yes. To our resource person, Mr. Espinosa, other than the opening remarks na binanggit mo, meron akong nakikitang sinumpang salaysay na pirmado mo. Imbis na basahin mo po ito, okay lang po ba na maikwento mo sa amin yung naging karanasan mo at ang nangyari sa inyong buhay? Okay lang po. Mr. Chairman, before we proceed with the query, yes. I think I just received this affidavit, no? And I'll be asking if the members have already have the copy of this. And siguro, better for him to read the 4 pages affidavit, or are we going to allow him to have an executive summary about this? With the indulgence of Congressman Dan Fernandez, I think it will be better if our resource persons naturally just narrate kung ano po ang ipinagdaanan niya. And I'm sure yun din naman po ang magiging, ang affidavit niya ay magiging base ng kwento niya. So, Mr. Chair? I submit on that, Mr. Chairman. Thank you very much. Sige, pakituloy-tuloy ka lang, Mr. Espinosa. Ito po ang mga nangyari sa amin at sa pamilya ko. Noong June 2016, nagbakasyon kami, kasama ko ang aking pamilya at ang mga anak. Nagpunta kami ng Malaysia para magbakasyon. At sa plano ko na manirahan na doon sa ibang bansa at maghanap ng trabaho, nabalitaan ko na lang habang nandoon ako sa Malaysia, mga last month of July, nabalitaan ko na lang yung papa ko na napasama sa narcolist. Sa narcolist ng ating Pangulo na si Rodrigo Roar Duterte. Nagkaroon sila ng meeting sa kanyang mga abogado noong July at nagresulta na pumunta sila sa Krami hindi para sumurrender. Nagpunta sila ng Krami para humingi ng tulong kay General Bato na ngayon ay senador na po. At habang nandoon sila sa Krami, sinabihan siya na tawagan mo ang iyong anak para pauwiin dito sa bansa para sumurrender din kasi kasali sa listahan ang anak mo na mas mabuti umuwi siya para maligtas. Pero sa totoo lang, habang nandoon ako sa ibang bansa, hindi sinabi ng papa ko, ng daddy ko, na nag-uusap kami sa telepono. Ang sabi niya sa akin, huwag kang umuwi dito sa Pilipinas. Bahala na daw na siya ang mamatay kaysa ako. Kasi naramdaman niya na may ibang plano at may masamang mangyari sa amin. Kaya doon siya tumira sa White House, sa tinitirahan ni General Bato. Noong August siya pumunta doon. Pinauwi siya
base sa kanyang tawag sa akin, pinauwi siya August 10. Nung umuwi siya, dumiretso na siya doon sa police station ng Albuera. Hindi na siya umuwi sa aming bahay. Habang nandoon siya, nagdaan ang mga ilang araw, may lumabas na search warrant doon sa bahay ng ancestral house namin. At yung sinerve ang warrant, nawala siya doon. At sinerve ang warrant, wala din ako kasi nandoon ako sa ibang bansa. Nung sinerve ang warrant, may nakuha daw, may nakita silang droga na 11 kilos at mga baril at pangpasabog. Kaya yun ang dahilan na napailan kami ng kaso. Nung napailan kami ng kaso, yun ang dahilan kung bakit inilipat siya sa provincial jail ng Baybay, Leyte. At ako naman, nahuli, ako naman may warrant of arrest na, sabi niya. Doon, hanggat maari, wag ka nang magpakita at wag kang umuwi dito sa Pilipinas. Kasi iba talaga ang pakiramdam ko. Baka isa sa atin ang mamatay. Kasi marami ng patayan na nangyari dito sa Pilipinas. So umiyak yung papa ko sa aming pag-uusap. Umiyak siya na nakikiusap, huwag mong pabayaan ang mga anak mo kung sakali may mangyaring masama sa ating dalawa. Umuwi na siya doon sa police station ng Albuera, month of August ba yun? So, lumabas yung warrant of arrest niya, yun ang dahilan kung bakit na-transfer siya sa Baybay. Habang nandun siya sa Baybay, nag-file ang kanyang mga abogado na magpa-custody siya sa police station ng Albuera. Habang hinahantay niya ang motion niya sa court, may lumabas na naman na SW sa kanya. Lumabas ang SW na search warrant doon sa provincial jail ng Baybay. Sinerve sa kanya ang warrant. Nung pumasok ang mga polis, pina-paste the wall ang mga lahat ng bantay sa provincial jail. Pinuntahan ang CCTV hard drive, kinuha. Pinatay ang kamera. Kinuha ang susi ng kanyang selda. At pumasok na ang mga polis sa kanyang selda. Narinig ng mga kasamahan niya sa doon sa loob ng kulungan na nagmamakaawa ang aking ama na, "Sir, huwag niyo po akong patayin." Pero biniliwala lang ang sinabi ng papa ko, pinutukan pa rin siya. May kasamahan siya doon sa loob ng selda na si Raul Yap. Tumulong sa kanya nung natamaan na. Yumakap sa ama ko, pero sinali din pagbaril si Raul Yap. Sa panahon na yon, dalawang patay sa loob ng provincial jail ng Baybay. So, tinawagan na lang ako. Tinawagan ako ng kapatid ko na nagbalita na patay na daw ang papa ko. So, nandoon ako sa ibang bansa, nahuli ako October
October 17, 16, sa month of October, nahuli ako ng CID police ng Abu Dhabi. At nagtanong ako, ba't niyo ako hinuli? Ang sabi niya, ang sasagot sa akin, may problema daw ako sa aking bansa. So, dinala nila ako. At tinun over ako sa Interpol ng Abu Dhabi. So, doon, nagtanong naman ako ulit, ba't niyo ako hinuli? Ang sinabi naman, may problema ka sa Pilipinas. So, wala akong komunikasyon doon. At kinabukasan, nilipat ako sa Al-Watba, Abu Dhabi Jail. So, nung nalipat ako, nagkaroon ako ng tsansa na makagamit ng telepono. Kasi ang telepono doon para sa lahat ng mga nakakulong. Tumawag ako dito sa Pilipinas sa aking kapatid. Nagtatanong ako, kailan ilibing ang papa ko, ang papa natin. Sabi ng kapatid ko, iburol natin si daddy. Isang buwan siyang nakaburol kasi hintayin pa yung mga kapatid niya na nandoon sa ibang bansa. So tuliro ako sa panahon na yon. Gumawa ako ng request na ibalik ako dito sa Pilipinas para harapin ang problema. So dinala ako nung nabalik ako dito sa Pilipinas November 17 November 17. So dumating ako ng around 11 p.m. or more or less, sinundo ako ng mga kapulisan dito sa atin. Ang sumundo sa akin, si General Bato, inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti, na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato, nasa front seat, ako ay nasa likod, pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila De Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. So, nanginig ako sa panahon na yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Yan po ay totoo. Hindi gawa-gawa to. Habang papunta kami sa Krami, pagdating ko doon, ang daming media. Nag-fingerprint ako dahil sa warrant na sinerve nila sa akin. Maya-maya, nagpa-presscon siya at ang mga kapulisan. Sinali ako. Tinuruan ako na humingi sa publiko ng tawad sa aking
pagbebenta raw ng droga at humingi ng tawad kay Presidente Duterte. So ginawa ko, humingi ako ng tawad kay Presidente Duterte na bigyan ako ng pagkakataon na magbago. At sinabi ko pa noon, humanda kayo mga kasali sa droga, sa kalakaran ng droga sa Pilipinas. May, hindi ko inano yung pangalan pa ni Ma'am Laila noon eh. Abangan nyo, sasabihin ko, yun ang pagkasabi ko sa Prescon. Abangan nyo, isiwalat ko lahat ng mga involved dito sa droga sa Pilipinas sa aking nalalaman. So naputol na yon kasi pinahinto ako na magsalita. Binalik ako sa EIDG, sa opisina ng EIDG kasi doon ako nakadetain. After 2 days, binalikan ako ni Senator Bato de la Rosa. Kinausap ako tungkol sa footage ng CCTV sa Ceylan Hotel. Ang hotel na yon ay pagmamay-ari ng pamilyang Espinosa. Nung hinanap niya ang hard drive, sabi ko, nandoon kay Juby Espinido. Siya ang kumuha. Pumasok dito, sabi ng mga empleyado. Nung binanggit ko na si Juby Espinido ang may hawak, denial niya si Juby Espinido at naka loudspeak ang cellphone niya. May cellphone siyang dalay. Naka-loudspeak at denial namin si Juby Espinido. At sumagot, pagsagot ni Juby Espinido, ang bungad niya na sagot, "Sir, good morning po, sir." Sinabi ni si Bato, "Juby, sabi ni Kerwin at sa mga empleyado ng hotel, nasa iyo daw yung hard drive." Inami naman ni Espinido, "Oh sir, nandito sa akin. Nandito lang sa station." Kaya re-request ni Bato na ipadala sa Krami, sa opisina ng EIDG. At yun, pinakausap ako ni Sir Bato, ni Espinido, at sabi sa akin, "Kerwin, kailangan mong sumunod sa plano. Basta hindi ka sumunod, ang nahitabo sa akong amahan, maosay mahitabo kanako. Kung dili ako ang mamatay, usa sa ako ang pamilya ang mamatay. Ako, nisunod ko ninyo, sir. Maoy akong tubag." At sinabi ni Espinido, alam ni sir, kasi siya ang may utos sa akin na gagawin ko to sa inyong pamilya. So sabi naman ni Bato, legalista sa nagbebenta ng droga. "E kung walang problema po yun, sir, gagawin ko yun." Tapos may isiningit na pangalan siya. Sinama pa niya si Ching Biloso, General Luot, nitingog si Juby na isali daw si
Congressman Richard Inco ni Jovi, mahirap yung pinagawa mo, Sir Job. Ayaw, alam naman natin na malinis si Congressman Richard, si Richard Gomez. Basta isali mo lang, pero nag-ano si Bato, basta ang siguraduin mo lang, di ba na, na ano yung pangalan mo kung sa yung sa dinawit sa testimony o sa affidavit doon sa Senado. Sinabi ko na hindi kasali, huwag niyang gawa ng problema. Kasi parang may ano siya eh, parang may galit siya noon kay Richard, kay Congressman Richard. Sinali, kaya sinali niya, pero walang katotohanan naman yun. At hindi nasali nung nag-testify ako sa Senado. Ang nasali lang si Ching Biloso, si General Loot, Lovely Impal, Peter Ko, Peter Lim, at hindi ko na natandaan kung sino pa yung inuutos niya na isali. Pagkatapos doon, habang nandoon siya sa loob ng kwarto, nakikinig ang aking, narinig ng aking ina ang mga sinasabi niya. Pinatawagan niya, denial niya si Dayan. Sabi niya, kausapin mo si Dayan. Ikaw, sino yan, sir? Yung driver bodyguard daw ni Ma'am Laila. Yung driver bodyguard ni Ma'am Laila. Kasi para magkaintindihan sa gawing senaryo o salita doon sa Senado. Kasi kung nasubaybayan nyo yun, yung kay Dayan at yung sa akin, magkaiba ng date. Magkaiba ng pizza. Kaya sabi niya, mag-usap kayong dalawa, ayusin nyo yan. Kailangan magtugma ang mga pizza na nagkaroon ng tanggapan ng pera, drug money, sa dampa at sa mga lugar. Kasi nagkalain-lain ang amuang istorya sa ni Dayan, Mr. Cherry. Magkaiba ang inyong kwento. Oh. Oh. So, kinausap kami si Dayan, nag-away pa kayo, naglalis pa mi. Inko, Dayan, tarungon tani kay, kung masipya tani, patay na gyud tani, luoy kayo atong mga anak. So, Mr. Chair, point of order. Yes, Congressman Suarez. Some of us are not as eloquent as you are when it comes to Bisaya. Maybe a colleague of ours can translate yung mga Bisaya terms na binanggit ni Kerwin para mas maintindihan po natin yung mga sinasabi niya dito po sa hearing. Sige. Ulitin mo ulit yung sinabi mo, Mr. Espinosa, at itatranslate ko. Mr. Chair, tinawagan namin si Dayan kasi nahuli na si Dayan. Mm-hmm. Tinawagan namin ni General Bato sa panahon na yon. Tinawagan namin. Tapos sabi ni General Bato, ayusin nyo ang statement, tarunga ang inyong statement na magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera. Kasi magkaiba ang aming sinasabi. Oh, sige, dahil magkaiba yung petsa at saka yung lugar ng kwento ni Kerwin at saka kwento ni Mr. Dayan, ang instruction sa kanila ni General Bato ay mag-usap sila para ayusin at magkatugma-tugma yung mga detalye nung kanilang narration. Sige. Para daw,
Clarification lang din. Yes, Congressman VG. Mr. Chair, I've noticed that the resource person mentioned Ching Biloso, that's the congressman. I understand that. But he also mentioned Richard Gomez. Is he referring Richard Gomez? And then he said another congressman, Richard. Is there another congressman? I mean, is there a third person? Or is just the same that, because at that time, Richard is still a mayor. Hindi pa po, excuse me, hindi pa po congressman si Mayor Richard noon. Panahon na yon, mayor pa siya sa Ormoc. So, two gusto, person lang. Yung sinabi border, mo kanina, Richard Gomez, is that's okay. The same person. Okay. So, are you satisfied with the reply of Mr. Espinosa? He's just referring to two person, Ching Biloso as the congressman, and the referring of Richard, Congressman Richard, is the same as Mayor Richard Gomez, but he's still not a congressman at that time. Sa katong panahon na dili pa siya congressman si Congressman Richard, mayor pa ng Ormoc. Okay, thank you. Diba, okay. Ikaw siguro mismo ikaw na basa nimo ang affidavit nga gipangpapirmahan ni Joby sa mga tao nga nagtrabaho sa amo ah. Okay, Mr. Chair. Sige, you can dire-diretso ka na lang. Please refrain from asking. You will have your time later unless a point of order is raised. And that is the only time that the chair will recognize you. If indeed it is a point of order, may I know what is the point of order, Congressman Abante? First of all, I think that Mr. Espinosa should always address the chair before he speaks, and that he ought to let the congressman finish his statement first. So may I also request, Mr. Chair, that before any questions can be asked, that Mr. Kerwin would be able to finish his narration. Okay, let me remind again the members present that the ground rules that we have set for the Quadcom hearings is, number one, we cannot interrupt our resource persons. Number two, no interjections will be entertained. And number three, if you wish to interpolate and ask questions to our resource persons, please signify your intention by asking the COMSEC to write your name in the list. As of the moment, we have a list of those who wants to interpolate Mr. Espinosa pagkatapos po ng kanyang salaysay. So we will now proceed. Please, mahaba pa ba yan, Mr. Espinosa? Mahaba-haba po to kasi hanggang katapusan, hanggang sa nagburol si Daddy. Yung nasa camp, grabe po ako, Mr. Chair. Sige, pero maiksi na lang to. Sige, pakibilis mo lang. At every time you will answer, you address the chair. Yes. Okay, sige. Maraming salamat. Pasensya na po, Mr. Chair. Yun. Nag-usap kami ni Dayan, pinansya namin yung dapat naming sabihin sa Senado para magtugma ang mga lugar, pizza, at kung ano pa. At pagkatapos noon, kinausap ako ni Sir Bato, yun na ang ilagay mo sa affidavit na kukunin ng mga PAO lawyer. So, after two days, nandoon na yung mga PAO lawyer. Kinunan ako ng salaysay, at bago umalis si Sir Bato, sinabihan ako, ayusin mo ha kung ayaw mong may mangyari sa'yo. So, pagdaan ng dalawang araw, pumunta ang mga PAO lawyer para kunin ang salaysay ko.
So, kung ano yung instruction na sinasabi niya at yung nagkausap kami ni Dayan, yun ang sinabi ko sa laisay ko. At ginawan ko na lang ng mga kwento para kapaniwala, paniwala. Pero walang katotohanan po yun lahat. So, natapos ako kinuna ng salaysay. Nag-testify ako sa Senado. At yung nabanggit ko kanina nga, Ching Biloso, nakaharap ko rin, pati si Ma'am Laila. Para akong mura kong matunaw nga muatuban nila, kay wala, dili man may kaila. Para daw siyang matutunan no, nagkaharap sila kasi hindi daw sila magkakilala. Na ginawan ko sila ng mga kwento na isali sa kalakaran sa droga at mga protektor. So, na-clear yung sinabi ko na hindi kasali si Mr. Ching Biloso, pati si Ma'am Laila lang talaga ang napuruhan. Kasi yun naman talaga ang target nila na i-pin down si Ma'am Laila. So after noon, binalik ako sa Senado. Pagkaraan ng isang araw, nagtaka na lang ako, may dumating na pare at pinakumpisal ako. Ipakumpisal ko sa pare. So, pumunta kami sa usa ka kwarto, motong nangutana ko sa pare. Pader, ikaw ra ni ari para pakumpisalon ko nimo. Na dili request ni sa mga pulis nga pareon ko para pakumpisalon. Okay, tinanong daw niya yung pare, no? Na kasi nagulat siya at meron dumating na pare. So, nagpunta raw sila sa isang kwarto, tinanong niya yung pare, "Father, pinapunta ka ba dito? Ikaw ba yung pinapunta para magkumpisal ako?" So, kinabahan ako kasi kaming mga Bisaya, pag pinakumpisal ang isang tao, ang kasunod doon, mga minuto na lang, mamatay na. Samantalang malakas pa ako. So, nag-isip na ako. Isusunod na siguro ako nitong mga pulis na to sa nangyari sa papa ko. So, natapos yung pagkumpisal. Bumalik naman yung mga pao. Inayos naman yung testimonya ko sa Senado. Dinagdagan kasi may kulang daw at may mali-mali. Kasi sa una pa lang, pinatawagan na sa akin si Dayan denial ni General Bato, si Dayan, nga giingnan mi nga iparihas ang amuang pizza o ang mga oras para aniwala. So, nauna na ko nga patay ko kay naisayop. Mao siguro ipakumpisal ko. Sabi niya, kasi mayroong mali doon sa kanilang salaysay ni Ronnie Dayan, naisip daw niya na, "Nako, patay na ako kasi mayroon akong mali." At yun, bumalik na naman ako ng Senado, nag-hearing ulit. Ang pinag-usapan naman ang pagpatay ng papa ko, ang mga involved. Mr. Chair, ang mga involved sila si Colonel Marcos, sila Raraga, pero sa totoo lang na ngayon, matagal na yun, tanggap ko na nangyayari yun. At alam ko naman, nagawa lang nila yun dahil may instruction sa pagkaintindi ko sa akin sarili, ha,
may inutusan lang sila, instruction galing sa taas. Kasi magkaibigan kami ng mga pulis na yun eh. Siguro wala silang magawa dahil utos. Kaya nagawa nilang yung operation na yun na i-pin down ang papa ko. Pero Mr. Chair, please allow me to Sir Marcos. Sir, pasensya na sa mga emotion sa panahon nga pagkamatay sa akong papa, sir. Nakarealize ko nga sa akong kaugalingon, kamong kanang involved sa operation ato, nakarealize ko nga nisunod rasugod siguro mo sa instruction sa taas ninyo. Okay, dali lang. I-translate muna natin. So, ang sinasabi ni Mr. Espinosa, humingi siya ng dispensa kay Colonel Marcos. Opo. Dahil alam naman daw niya na sumusunod lang si Colonel Marcos doon sa mga superiors niya kung kaya nangyari yung sa papa niya. So, sige, please continue. So, tanggap naman natin kahit anong gawin ko pa. Patay na yung papa ko. At ang hangad ko lang kung bakit ako nagpakita dito sa Quadcom, nagbaka sakali ako na makamit namin ang hustisya ng aking ama nung siya ay pinatay sa loob ng kulungan. So nagharap-harap kami nila Sir Marcos, nila Sir Laraga. Pero sa panahon na yon, nadala lang ako sa emosyon. Kaya kung napansin nyo, iba ang pananalita ko. But I realize while nakapiit ako doon sa kulungan ng 7 taon, muntik pa akong namatay sa 7 taon na yon. Giatake ko, nakasinati ko og atake sa kolesterol. Na inatake raw siya sa loob ng kulungan. Kaya medyo kuan akong sinultian mo, pilit-pilit, kay tungod giatake man ko. Kaya daw ganun yung kanyang salita. Medyo parang pilipit daw. So, Mr. Chair, Sir Marcos, peace na tayo, sir. Naintindihan ko na yung pangyayari. Siguro, sa sariling opinion ko, you're just following an order. O may tao sa likod mo, Mr. sa panahon Chair, na yun. Mr. Chair, can we remind the resource person to address the chair on all the answers that you wanted to ano? Bago ka pumunta sa ibang tao dito, magpaalam ka muna dito sa opo, opo. Okay, tapos ka na ba? Tapos okay, na. Okay, sige. Okay. So now that he has already concluded his statements, meron ho tayong listahan ng gusto pong magtanong kay Mr. Espinosa. And number one on the list is Congresswoman Jinky Luistro. You are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Before that, just a reminder, every member who wish to interpolate will be given 5 minutes. 10 minutes, I'm sorry. Yung 10 minutes na yon, hindi ho kasama yung reply nung sasagot. So, and no interjections. Let me reiterate that there are no interjections dito para magkaroon kayo ng enough na time para makapagtanong. Congresswoman Luistro, you're now recognized. Please proceed. Thank you. Can you please confirm if you are the same Roland Eslabon Espinosa, a.k.a. Kerwin? Kayo po ba ito? Opo. Yes po, Your Honor. And do you confirm the truthfulness of the contents of this affidavit? Opo, Your Honor. Hindi po ba kayo tinakot
binayaran, pinakiusapan, pinangakuan para gawin ang salaysay na ito? Wala pong nangyari na ganyan, kundi ako mismo nagpatulong sa abogado ko na magpunta dito sa mga congressman para nagbaka sakali ako na makamit na ang mga nabiktima ng EJK sa nakaraang administrasyon. Kerwin, kanina, while you were delivering your opening statement, I observed that you were crying. Umiiyak ka. Can you please enlighten us why? Kasi sa panahon na nandun ako sa EIDG, na nakaburol ang papa ko, humiling ako sa mga pulis doon na sana pagbigyan nila ako na makauwi. Na makadalaw man lang at makita ang papa ko na nakaburol sa Kerwin, of course, you believe that your father, the late Mayor Espinosa, is a victim of ruthless killing. Is this your position, Kerwin? Yes. Pero alin ba yung mas nakakaiyak? Yung pagkamatay ni Mayor Espinosa o yung hindi kanila pinayagan na madalaw ang burol niya? Pareho po yung dalawa. Na hindi ako pinayagan na makauwi sa lugar namin para makita sa kahuli-hulihan na panahon ang daddy ko. Kerwin, prior to the death of Mayor Espinosa on November 5, 2016, he was the mayor of Albuera, Leyte. You confirm? Yes po. Pang ilang taon po ba niya na mayor ng Albuera during that time? First time pa po niya na maging mayor po ng Albuera, Leyte. So 2016 is supposed to be his first term as mayor? Yes po. Ano po ang ginagawa ni Mayor Espinosa bago siya naging mayor noong 2016? Ang mga ginagawa po niya ay tumutulong sa mga tao doon sa lugar namin o sa lungsod ng Albuera. Ng mga kunting mamigay siya ng mga bigas, yung may mga problema kahit personal, yung mga asawa, ayusin niya. At madali siyang lapitan ng mga tao doon. Kaya binoto siya na maging mayor. Pwede mo ba kaming kwentuhan, Kerwin? Ano ang pagkatao ni Mayor Espinosa as he is known by the people of Albuera, Leyte? Yung papa ko po, mabait. Mabait na tao. Mahirap na kung elaborate ko pa kung anong klaseng tao siya. So siguro, sa nakita kong kakayahan ng Quadcom o sa mga congressmen, pwede naman sila magpadala ng tao doon sa lugar namin at itanong kung anong klase o anong unsay pagkatao sa akong papa. Mahirap kasi na ako magsalita na ganito-ganito kasi sarili ko yun, ama. Mas mabuti na malaman nyo based doon sa mga tao sa Albuera. I understand, Kerwin. You also stated in your sinumbang salaysay, habang nasa Malaysia ka, papuntang Abu Dhabi, you learned that the late Mayor Espinosa is included in the narco list. Oh, yun po. Nalaman ko na lang na nasali siya sa listahan ng presidente na narco list. Paano at kanino niyo po nalaman na kasama pa lang inyong ama sa narco list? Sa panahon na yon, may kaibigan ako na si Buntuyan taga Cebu
si IDG din yun, si Sir Delpin Buntuyan. Siya ang nagsabi sa akin na amigo, ang imong papa na appeal sa Narcolis ni Presidente. Was there ever a time, Kerwin, that you validated or you verified the truthfulness of the fact that your father is included in the narco list? Na ano ko na yun, na positive na talaga, na naniwala ko. Kasi sa TV at sinabi ni Pangulong Duterte na kasama ang papa ko sa listahan ng mga narco list. You are saying, Kerwin, that Mayor Espinosa is one of those named by President Duterte as included in the narco list. Is that your statement, Kerwin? Yes, yes po. And that is the reason why you conclude already that indeed your father is among those in the narco list. Yes. Tama ba? Yes po, yes po. There are three important statements you made in your sinumpaang salaysay which really captured my attention. First, Kerwin, is the raid which happened in the house of your late father in August 2016. You mentioned in your affidavit that the guns, the explosives, and the drugs were all planted, and you were certain because prior to the raid, there were women who cleaned up the entire house. Yes. Because they are apprehensive already that any time there will be a raid in the house. Yes po. Bago nangyari ang raid, yung mga women supporter ng daddy ko nandoon sa bahay. Kasi yung daddy ko doon na tumira sa munisipyo. Nagbabantay ang mga women supporter ni daddy sa bahay namin, ancestral house. Habang nandoon sila, lininisan nila yung bahay ni daddy. At yung sinabi, nandoon daw sa nakita sa cabinet, sila mismo nagtaka kung paano nakita na merong mga illegal na bagay doon sa cabinet, samantalang ang dami nilang naglinis na wala silang nakitang droga. Can you please confirm for the record, Kerwin, ano ang mga nakuha ng PNP operatives during the raid of August 2016 in the place of residence of the late mayor? Sabi daw nila, based on sa ilang report, nakakuha sila kanog 11 kilos ng shabu dito sa ilang sa ilalim ng cabinet at mga baril doon daw sa loob ng bahay ni Mayor, at may mga pampasabog doon din nakuha sa loob ng bahay ni Mayor. Kung isipin natin 11 kilos, hindi kaya yun nakita sa mga naglinis na mga women's, ang dami nun, at ang mga baril at ang mga bomba. Ilagay kaya yun ni Mayor sa loob ng bahay na mga sumasabog na mga bagay at mga mahabang baril? Yun ang sabi nila, na nakita daw nila doon sa loob. Pero walang kahit isa na taga Albuera na maniwala sa kanila, sa report nila na may nakuha doon. Kasi ang nagbantay sa bahay ni Mayor, yung ancestral house namin, nasa 70 ka mga babae nandoon sa bahay. Binantayan talaga ang bahay namin. Inano sila ni Joby na magkaroon ng raid, kaya tumakbo na sila. Natakot. So you deny, Kerwin, the legitimacy of the raid or the operation that was conducted by the police operatives on August 2016? Opo.
And can you please state for the record, sino po ba ang namuno? Sino po ang team leader ng naganap na raid sa inyong tahanan nung nasabing petsa? Si Mr. Juby Espinido po. Can you please state his full name? Police Colonel Juby Espinido. Mr. Chair, may we know if we have Colonel Espinido here? To the information of the Honorable Luistro, he sent us a letter of excuse in today's evening. Thank you, Mr. Chair. For the satisfaction of the Filipino people, just to make sure that Kerwin is aware of the identity of the one he is naming as Colonel Jovi Espinido, may we request the Secretariat to flash a picture. And let's hear from Kerwin if he will be able to identify who this person is. Yes, po. Secretariat, please. While we are waiting for the picture, Mr. Chair, the second statement which captured the attention of this representation, Kerwin, is the raid and the killing of Mayor Espinosa on November 5, 2016, which happened in Baybay, Leyte. You confirm this? Yes po, sa loob ng provincial jail ng Baybay, Leyte. But of course, you have to understand as well that similar to the raid that happened in your house, incident, the killing and raid against Mayor Espinosa, happened while you were in Abu Dhabi. Tama ba yun? Opo. Wala po ako dito sa bansa. In other words, you are relying only to your sources with regards to the story surrounding the raid and the killing of Mayor Espinosa in Baybay, Leyte. Yes po. And can you please enlighten us for the satisfaction of the public who are watching us, Kerwin, because you went a long way for us to be able to hear these explosives of yours. For a period of 7 years, naniniwala ang buong sambayan ng Pilipino sa naging testimonya mo sa Senate noon. Now, you are completely overturning all your statements. And we owe it to the Filipino people to explain and share what really happened, according to your source, during the raid and the killing of Mayor Espinosa in November, on November 5, 2016, in Baybay, Leyte. Your Honor, pwede pong ulitin yung question. Kayo po, ba, Kerwin, ay mas komportable sa English or sa Filipino? Sa Filipino na lang tayo. Filipino. Oh, Kerwin, para maintindihan. You mentioned na banggit mo sa iyong sinumpaang salaysay, bagaman ikaw ay nasa Abu Dhabi noon, ng iyong ama na noon ay nasa Baybay, Leyte Provincial Jail, ay ni-raid at pinatay ng mga operatiba ng pulis. Nasa Abu Dhabi ka noon at ikaw ay nagtiwala lamang sa testimonya ng mga taong naroroon sa insidente. Nevertheless, Kerwin, can you please share to the Filipino people, what do you believe? Ano yung pinaniniwalaan mong tunay na pangyayari sa loob ng Baybay, Leyte, kaugnay ng pagkamatay ng iyong ama? Naniwala ako doon sa mga nakapiit sa loob kasi sila ang nakakita at nakakitang-kita nila sa dalawang mata at narinig nila ang mga putukan. Kitang-kita nila from the very beginning, pagpasok
sa selda ng aking ama. Kerwin, kung nakikilala mo itong mga taong tinukoy ng iyong mga source, maari mo bang banggitin sino itong mga pulis na pumasok sa selda ng iyong ama? Sa sinabi ng aking source, si ang pumasok doon si Leo Larraga. Leo Larraga, siya talaga ang kumitil sa buhay ng papa ko. Leo Larraga. Larraga. Can you please check if Leo Larraga is inside this hearing venue? Narito po ba siya? With the indulgence of Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Luisro, Police Captain the time, Leo Larraga is not present, no? In today's hearing, but for sure we will invite him in the next hearing. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Bukod kay Leo Larraga, sino pa ang nalalaman mong kasama nitong mga nag-raid at nag-operate pumatay sa iyong ama? Si Colonel Marcos at si Sir Matera, kasi mga kaibigan ko sila. Kerwin, regarding Colonel Marcos and Colonel Matera, if they are present in this hall, can you kindly point at them? Ituro mo sila kung sila'y naririto sa bulwagang ito. Colonel Marcos and Colonel Matera. Yan. May we request the police officer raising his hand, to please identify himself for the record, Mr. Chair. Mr. Chair, Honorable Committee, I'm Police Colonel Marvin Marcos po. Thank you. How about Colonel Matera? Can you point at him? Hindi, wala dito, hindi ko nakita. It's okay, Kerwin, if Colonel Matera is not present in the hall. Okay lang yun. I am certain that the Quad will be inviting him as well. Kerwin, bukod sa mga nabanggit mong pangalan, meron ka pa bang kayang tukuyin na kasamang pumasok, nag-raid, at pumatay ayon sa'yo at sa mga sources mo kay Mayor Espinosa? Ang sinabi sa akin, yung kumitil lang ng talaga sa papa ko, na kasi humihingi ng papa ko, nagsasalita siya na, "Wag po sir, wag po niyo akong patayin." Who were present? Sinong nakasaksi dun sa sinasabi mong pagpaslang sa iyong ama? Mga detainee po. Can you please name these detainees who were able to witness that incident? A certain Dondon na taga sa amin sa Albuera. At si Raul Yap na matay naman yun. Patay man si Raul Yap. At si Rubin, a certain Rubin, tatlo sila, pero yung isa, tatlo yung ng daddy ko kasama niya sa selda, nag-a-assist sa kanya, yung isa patay na po, namatay din kasama yung daddy ko. How about the other one? Is he still living, the other one? Opo, Your Honor. What is his name? A certain Dondon. A certain Dondon. Oh. And can you please share with us, ano ho ba yung nalalaman yung pangyayari dito sa pagkamatay ng inyong ama? Pumasok, and then what happened next? Ang una nilang ginawa daw, sabi sa aking source, pinapilis the wall muna yung mga police. Can you please illustrate? Maari mo bang ipakita sa amin paano ba yung face the wall so the Filipino people will understand? Dito ko lang po gawin sa...
police ang ginawa, tinutukan sila ng barel at dinisarmahan ang mga duty kaya tapos can you please provide a microphone to Kerwin? Baka abot yung nakay Comsec. Ganito po ang sinabi sa akin na nangyari nung raid. Pumasok yung mga operatiba at dinisarmahan ang mga on duty sa oras na yon. Nung pagkatapos nilang nadisarmahan, ganito po, pinapis the wall sila. Sino yung sila na tinutukoy mo na pina-face the wall? Mga duty po. Duty na pina-face the wall. Oh. And then? Then, pinaluhod sila na sinabihan daw na huwag kayong titingin. You are referring to the jail guards? Yes. Yung bantay sa bilangguan? Opo. Pina-face the wall, pinaluhod, huwag titingin, and then what happened next? Hinanap nila ang hard drive ng CCTV. Nung nakita na siguro nila, pinatay at binitbit yung hard drive ng CCTV. Kaya, you please identify the name of the one who took the hard drive? Sino pong kumuha ng hard drive? Nakikilala niyo po ba ayon sa inyong source? Mga police daw. Kasamahan sa pag-raid ng Baybay. Please proceed. After taking the hard drive, ano pong sunod na nangyari? Kinuha yung susi sa selda. Tapos binuksan, dumiretso na. Pagpasok sa may pintuan pa yun eh, bago yung selda ng papa ko. Parang main door siguro ng compound, binuksan, tapos diretso-diretso na doon, papunta sa selda ng papa ko, tapos yung selda ng papa ko, may kadina at padlock. Binuksan rin, kinuha yung susi noon, binuksan, tapos ang sabi, Walang salitang sinabi, kundi ang papa ko lang ang narinig na nagsasalita. Sir, wag po, sir, wag niyo akong patayin. Diretso, putok na, pumpung. Tapos, yung katiwala niya, gustong yumakap sa kanya, na itry isave siya, binaril din. Sino itong katiwalang binaril? Raul Yap. Opo. Anong ginawa nitong pangatlo na kasama pa? Nakalublob sa ilalim ng tarima. Ano yung tarima? Yung higaan po, Your Honor. Nalalaman mo ba kung ilan ang naging tama ni Mayor Espinosa? Hindi ako sure. Or more than five bullets ang na tumama sa kanya. Kerwin, thank you for illustrating. You can go back to your chair. You confirm also, Kerwin, na ang raid at pagpasok dito sa Baybay, Leyte, ay nag-ugat dun sa search warrant na ini-issue laban sa iyong ama. Tama ba yun? Opo, Your Honor. Nalalaman mo ba kung sino ang huwes na nag-issue ng search warrant? Kasi tatlong judge ang kinuna nila na mag-apply ng search warrant. Si Judge Argelies nag-refuse. At ang sabi ni Judge Argelies na ba't kailangan pang mag-serve ako na nyo ng search warrant nasa loob ng kulungan ang tao. Nag-refuse si Judge Argelies. May judge na certain Janet ba yun? Janet, apelido niya?
Pabalona, Kabalona, saan yun? Sa doon sa Samar, yun ang nag-issue ng search warrant. Sa pagkakaalam ko, yung si Janet Kabalona ay parang relatives ng asawa ni Sir Laraga. Pwede, Sir Chair, pwede magtanong? Sige. After perhaps we conclude the interpellation, Mr. Chair. Pagkatapos ni Congresswoman Jinky, bago tayo pumunta sa susunod na magtatanong, tsaka mo sabihin yan. Okay, Mr. Chair, our resource speaker mentioned already the names of the judges. Some refused to issue the search warrant, while there is one who indeed issued the search warrant. I just wish to manifest, Mr. Chair, that it is very unlikely in the practice of law that a search warrant is being issued to search a confined place, much more a detention facility. That is for the record, Mr. Chair. Kerwin, I'm leading to my third question. November 16, 2016, through the coordination with the Interpol, iniuwi ka dito sa Pilipinas. Pagdating sa airport, you were arrested at sinalubong ka ni Senator, Senator Bato. Bato de la Rosa. Nakikilala mo ba si Senator Bato? Siyempre. Bakit mo siya kilala? Matapang yun. Puro barilan-barilan ang hahamon sa TV ng draw sa mga ilegalista. What else do you know about Senator Bato? Bago pa siya naging senador, nasan ba si Senator Bato? Chief PNP yun po, Your Honor. Chief PNP. Ano? Okay, can you please identify the picture on the screen? Sino ba yung nasa screen? Siya po, si Bato de la Rosa. During that time, ano bang assignment ni Senator Bato during that time? Yang kwento mong insidente, nasan siya noon? Siya ang Chief PNP. Yes, you stated in your sinumpaang salaysay na may sinabi sa'yo. Opo. Ang noon ay PNP Chief Bato. Opo. Na kailangan mong gawin kapalit ng iyong pagkakataon na mabuhay. Opo. Do you confirm this? Yes po. Can you please tell us, anong sinabi sa'yo ni Senator Bato? Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano. Kung sino ang babanggitin mo para maligtas ang buhay mo. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na ang susunod sa tatay mo or isa sa membro ng pamilya nyo may mangyari na masama. You mentioned about plano. Can you tell us ano ba yung planong tinutukoy? May mga pangalan na pinaid sa akin, sinubo, at babanggitin ko sa aking testimonya o sa aking salaysay sa Senado. At maari mo bang sabihin sino ba itong mga taong ito at anong gustong ipabanggit sa'yo nang noon ay PNP Chief Bato? Peter Lim, supplier daw ng shabu, pero nandyan lang, tapos hindi na huli-huli. Tapos si Senator De Lima, protector daw sa mga shabu, mga nagtitinda ng shabu sa loob ng Bilibid. Protector daw si Ma'am Laila. At yung iba pa, si Lovely Impal, si Jiraham, si Peter Ko, ganun sila po. In other po. Words, Kerwin, ang gusto ni PNP Chief ay banggitin mo itong mga pangalan na ito na may kaugnayan sa illegal drug operation. Tama ba yun? Opo. At ito ba'y sinunod mo, Kerwin?
talagang sinunod ko po kasi... Bakit mo to sinunod? Of course, alam mong mali ito. Diba? Bakit mo sinunod ang utos ng Nonay PNP Chief ba to? Kung siguro kayo, kung kahit sino naman sa atin na mga tao dito, nandito sa loob ng Quadcom, talagang susunod dahil kapalit na yon ang buhay mo. At lalo na pag may mga anak ka pang maliit na sabihin na susunod ka na sa papa mo kung hindi ka sumunod sa aming plano. Mr. Chair, I wish to make a manifestation that with respect to the raid of the house of the late Mayor Espinosa, which happened in August 2016, our resource speaker, sadly speaking, has no personal knowledge. So, taking from his statements that there were women who were guarding the house and even cleaned up the house, reason why they are certain that all the guns, explosives, and shabu were merely planted by the PNP operatives, I respectfully move, Mr. Chair, that we invite these women. And I hope Kerwin will be able to name who these women are in order to substantiate the testimony that Kerwin Espinosa has given to the Quadcom. Second, Mr. Chair, with respect to the raid and the killing incident of the late Mayor Espinosa in Baybay, Leyte, we are suffering from the same predicament because as admitted by Kerwin, he was still in Abu Dhabi during the time. So, to determine the veracity of the information that he was able to receive from his sources, I respectfully move as well, Mr. Chair, that we invite the third inmate by the name Don Don, who was inside the cell of the late mayor when the killing incident happened. I wish to ask Kerwin to name also the jail guards who were on duty during the time, likewise to substantiate the information that he has given to Quadcom already, Mr. Chair. So move, Mr. Chair. Okay, before I rule on the motion, tanungin ko lang muna si Mr. Espinosa. Sino-sino itong mga women na sinasabi mong ayon sa iyong salaysay, yung mga women na naglinis ng bahay ninyo? Landa, asawa ng barangay captain namin sa aming barangay. Paki-ano lang yung full name nila kaya para ma-record. Landa Sumalhag. Okay. Sumalhag. Okay. Linda Rosal. Linda. TC de la Austria. Yang tatlong binanggit ko, sila na ang magpatuloy na magbanggit kung sino-sino ang kasama nila doon sa mga women's supporters okay. Ni Daddy. Yung isang witness na nasa loob ng kulungan na isang PDL din, anong pangalan niya? Dondon, a certain Dondon. Certain Dondon. So there is a motion to invite the women who according to the sinumpaang salaysay ni Kerwin Espinosa ang siyang naglinis nung kanilang bahay bago po ni raid ng membro ng Albera Police ang kanilang bahay, and a certain Dondon who is a PDL and who apparently saw the incident that happened inside the jail. Is there a second? Are there any objections? So hearing none, the motion is approved. Comsec. Mr. Chair, please invite the following personalities mentioned by Mr. Espinosa
in the next Quadcom hearing. Mr. Yes, Chair, Congresswoman Luis. Can we please invite as well the jail guards who are on duty if we have the means to determine who these people were? Comsec, kindly determine who these jail guards on duty at the time of the incident and report to the Quadcom. Thank you. Anything else? Mr. Chair, I'm about to conclude. Okay, thank you. I just have one quick question for PIDEA. PIDEA, sir, palagi pong nababanggit itong narco list even from the time of the three Chinese drug lords to the time of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. And now, we are confronted by the killing incident as alleged by Kerwin committed against Mayor Espinosa, who allegedly was included as well in the narco list. Can you please enlighten us? Ito ho ba'y chinek nyo if during that time, the name of Mayor Espinosa indeed appear in the narco list? Mr. Chair, Your Honor, yes, the names of the father and son appear in the original list. The Kerwin is listed as a drug trafficker. The father is only, the category of the father, whether pusher or trafficker, is not listed. But in the list, he is already indicated as neutralized. So, you know, he was, he was dead already. Would you neutralize because dead? Yes. Would you know, PIDEA, kung kailan po napasama dun sa narco list? Was it the after the killing incident or subsequent to the killing incident? In the original list, it was already after the death of If you are saying, PIDEA, that it was after the incident, ibig sabihin po, patay na si Mayor Espinosa nung napasama sa drug list? Ganun ho ba yun? No, Your Honor. What happened is that Mayor Espinosa is included in the list, but however, as the period or as the drug campaign continued, he would eventually be indicated as neutralized. So we could not ascertain whether he was a drug pusher, drug user, or whatever was his participation, Your Honor. Mr. Chair, I wish to manifest this drug list, the narco list, is indeed very controversial. As a matter of fact, as we go along our investigation, I've been asking our resource speaker, whether during the hearing or off the hearing, as to the origin, the people who validated, the veracity, and no one can indeed vouch as to the genuineness of the names which were included in the list. So I just want to raise this concern that being included in the list would really compromise not only the safety but the entire life of the people who are in this list. So I hope we can come up with something, validate, and come up with the true personalities who must be included in the narco list, Mr. Chair. To conclude, Mr. Chair, for whatever motive does Kerwin Espinosa have today, we welcome the information he gave, subject, of course, to stringent scrutiny. While recantation of testimony, samantalang ang pagbawi ng testimonya, is frowned upon by the court, this will give us an opportunity to re-examine what really transpired relative to the raid on the house of Mayor Espinosa, the raid and killing against Mayor Espinosa, which happened in Baybay Leyte, including the indictment and the incarceration of our resource speaker, and including those he named, which includes the former Senator Laila De Lima. It is clear, Mr. Chair, that the government continued the fight against illegal drugs, as it is indeed a menace to the Philippine society. But let us all be reminded, in a civil society like ours, we need to observe the rule of law. No less than the Philippine Constitution provides, Section 1, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law.
what happened to Kerwin and his father, if indeed true, is a complete violation of this constitutional guarantee. We laud the QuadCom, which includes this representation, in initiating the bill which criminalized in a higher sense the extrajudicial killing. Mr. Chair, to conclude my interpellation, dahil nung nasa krami siya, si Kerwin, pinagbigay siya ng mensahe to certain personalities. Today, I wish to request Kerwin, can you please give your message para kay Laila De Lima, kay General Bato, at kay Presidente Duterte na lahat na banggit mo kanina sa iyong testimonya? Una sa lahat, humihingi ako ng, kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa QuadCom, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman. At ang picture na yon, nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nagkita tayo at nagpa-picture ako. Yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko sa kaloob-looban from my heart, I ask sorry. Sorry talaga po, ma'am. At kung ano mang plano mo sa ginawa kong pagbuhat-buhat o sala o kalambigitan sa droga o unsay imong buhaton, andam ko mudawat, ma'am. Pero ang ako alang ihangyo, mangayo ko nimo pasaylo sa akong gibuhat. Kay na-pressure ragyod ko, ma'am. Naluoy ko sa akong mga anak, nagagmay pa kayo atong panahona. Patay na akong papa, o ako mamatay, mag-unsa na lang akong mga anak. Maong gibuhat na ko, nga buhat-buhatan ka, o magtumo-tumo, o istorya, kabahin sa kalambigitan, sa droga. Once again, sorry kayo, ma'am. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Mr. Chair, can we please have a translation of what he said? The last that I know, I'm the chair of the committee, but now I can become the translator and the interpreter. Ang sabi po ni Kerwin Espinosa, siya ho ay humihingi ng kapatawaran kay Senator Laila De Lima sa kanyang ginawang mga statement implicating her sa usapin tungkol sa droga at gumawa ng kwento, no? Gumawa sila ng kwento para masama doon sa kwento, sa narrative ng pagkaka-involved ni Senator De Lima sa usapin sa droga. At sabi naman niya na handa rin siyang harapin kung ano man yung aksyon na gagawin ni Senator De Lima kay Kerwin Espinosa. Does that satisfy the good congresswoman from Batangas? I am totally not familiar with Visayan language. How about your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, iwasan na po natin at huwag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang ma-pin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo noon, ang ano ko lang kasi pinagbigyan ako na makapagbigay ng mensahe, Mr. Duterte, sana po i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid
na ganito, ganyan, ganyan, si Pulano. I-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan. Lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor, huwag kang magpasulsol sa mga nakapaligid sa iyo. Yun lang po. Last, Mr. Chair, I understand that your family went through a lot because of this incident. If your father is watching you right now, anong mensahe mo kay Mayor Espinosa? Ang mensahe ko kay Daddy, ang mensahe ko sa daddy ko, di, kung saan ka manaroon, huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa kapiling ka pa namin na bilang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na makabit ang hustisya ng iyong pagkamatay. Padayon na lang di sa imo pagbanaw. Ayaw na kayo una-una ang naitabo kanin mo. Kada ako di anda mamatay para makuha lang yung hustisya di mo. Bisan tuod sa pagkamatay, wala na talagang kita. Antod karon. I love you. Okay, love. Sige. Maraming salamat, Kerwin. Anything else, Congresswoman Luistro? I conclude, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Maraming salamat.